It's a view right there. And it's a low tide for now. There you are. And there you try to look, visit if what's in there. Come on, let's go. There you are. Some kind of a peebles, but it's sharp. Still we're trying to find the pitogo, but I don't think if we can find it here. Oh, there's a landscape right here. There's a cave right there. You want to go inside? It's a cave. There you are. I think it's hard to go there. Oh. There you are. So that's it. A cave. Try natin pasukin ito mga kalag, at nakakatakot kasi tayo lang mag-isang pumasok dito. So dito lang muna tayo sa entrance. Ito yung entrance ng cave. Yan. May dalawang entrance po ito. Maliliit po pero malawak po ito sa loob. Pero wag na natin pasukin kasi may baka may mga ahas o kaya mga paniki nandyan din. Ayan o. May lumilipad-lipad dyan. Sa, hindi nyo lang nakita sa video. Ayan, medyo may kunting kaba naman ng pagpunta natin dito. Kasi tayo lang mag-isa na pumunta rito. Wala tayong kasama. Look at that. See? And there's another there. Oh my God. See it? Did you know? O yan, na-experience natin yung cave na ito. Bali, ito yung unang cave na pinasok natin. At may mga cave pa doon sa unahan, pupuntahan din natin. So this is really an experience, an adventure. Kasi tayo lang mag-isang pumunta rito. And wala tayong kasama, wala tayong dalang ita, kaya wala tayong panlaban sa kung anumang mayroon dito yung mga threat sa atin. Kaya lumabas na tayo. So ayan, pupunta natin sa kabila. The cave is right there. There is a new resort here. This is the resort. Right here. There's another cave right there. And I hope you can get there. Without any permission from them. Okay mga kalaag, tayo pumunta sa area nito nang hindi tayo nagpapaalam sa may-ari. Private po kasi ito.
So, ngayon, pinasok lang natin to na mag-isa. Sana hindi tayo mapagalitan. There you are. We are going to upstairs later on. That's the resort. Okay, akyat na tayo kasi may hagdanan pa itaas. Titingnan na naman natin kung anong mayroon dun sa itaas. Papakita natin sa inyo. Talang tuloy-tuloy na ito yung adventure natin. Wala tayong kasama. Di rin alam ng may-ari na pumasok tayo dito sa property niya. Yeah, shout out po sa inyo. Kinabahan tayo dun ah. Ito yung hagdanan pa itaas. Tingnan natin at kung ano mayroon dun. Ayan, dalawa yan. Puro paakyat siguro exit na entrance ito. Baka dito sa may kaliwa, ito yung entrance din sa may sa kabila naman yung exit. Ito, dito tayo dadaan. At paakyat ito. Ayan, so far, ito pa lang po yung nagawa nila. Ongoing po yung development dito. Update natin, gagawa tayo ng part 2 sa pagpunta natin kung may mga bagong development dito. So, dito, ayan, yung taingahan. Wala pang upuan dito sa ngayon. Ayan, yung baba, dagat yan. So, kasi lutay, wala tayong makita ng tubig. So, paakyat ito, paahon doon sa itaas. So, ayan, wala pang gaanong mga tanim-tanim kasi kakalidis lang nila ng areyang ito. Kaya, ano to kasi, mini forest kasi talagang nilinis lang nila at nilagyan ng mga ganito. Ayan, di pa tapos oh. Wala pang nakalagay ng mga upuan kung ano man dito ang ilalagay ng mga structure. So, ito yung overlooking. Ito yung, ayan, sa unahan sa amin yan. Sa may dulo. Oh, nice. And dito naman, ayan, yung Britannia Group of Islands. Ayan sa baba, dagat yan. Ayan, medyo, kung takot ka sa heights, medyo ano, malulula ka konti. Ayan mga kalag, nakakahingal sa panahong ito. So, ayan, nanibago tayo sa area ito. Ayan, ito yung mga area for development for now. So, akyatin pa rin natin yan. There you are. Doon hanggang sa itaas. So, wala pang nakalagay doon. Ito siguro lalagyan pa yan ng mga hagdanan dyan. Paakyat o kaya pathway. Paakyat. Pero hindi pa tapos as of this moment na kinukuhanan at pinuntahan natin. So, ayan. Hindi pa yan mga tapos. Oh. Sharp po ang mga matapakan mo dyan. Kaya dahan-dahan kung... Pero anyway, siguro pagpunta nyo, kung kayo makapunta rito, kung kayo may chance na pupunta rito. And overlooking talaga dito, ayan o, napaka-fresh. Very nature yung ambience dito. So, ito na yung pababa, hindi pa talaga tapos tong area. So, maraming salamat din kahit sa yung may-ari na hindi alam yung pagpunta natin dito. Anyway, magkapitbahay lang naman kami kasi... Ang unang may-ari nito ay tito namin. Ngayon bininta sa kanila kaya dinidevelop nila for private resort. So okay. Hindi ito bukas sa publiko. Siguro i-announce naman nila kung magbubukas sila sa publiko. Ito yung may pitugo rito sa baba niyan dagat pa rin. So ayan. Ito yung pitugo na PAM, pamilya ng PAM. Kaya nga pitugo. Ano to? Dito lang to nabubuhay, hindi ito tinanim, dala ng ano to, by nature lang, baka ibon ang nagdala. So ayan mga kalag, this is the overlooking that is under, malapit sa dagat yan, sa baba niyan dagat yan. Well, makikita nyo naman dito, mamaya papunta tayo at kukuha tayo na video din doon sa baba hanggang dito sa itaas para makita nyo. So ayan mga construction ano pa dito, materials na nilalagay. So, di pa talaga tapos. Yung, ito pa lang yung mga hawakan pa lang yung tapos. Kaya, mag-update tayo dito, magpagawa tayo ng part 2 pagpunta natin dito. Sana nandito yung may-ari o kaya yung caretaker para makausap din natin, no? Para makakuha tayo ng information ng i-public ba nila ito or still na private lang ba. So, yung bababa na tayo mga kalaag at para doon makita din natin kung ano may mayroon doon sa baba. So dito tayo sa kabila, ayun, yung mismong rest house ng family Mero. Ayan. Mero yung pangalan na nakabili from my tito. So ito dati, Newgan lang to at many forest ito. So ayan ngayon, tayo'y pababa. Medyo nakakaba kasi tayo'y mag-isa lang.
So malayo pa ito sa sitio na sa mga 3 kilometers pa ito sa mga kabahayan, kaya wala pong tao rito. Minsan nga may mga unggoy pa rito, o kaya mga wild animal na san nagpupunta sa mga ereng ito. May mga ibon at saka kung ano pa mang mga hayop na nandito nakatira. Pero ngayon, unti-unti na silang lumayo kasi may mga tao na nga nakatira. So ngayon may mga establishment na katulad nito. So yung mga unggoy, lumayo na sila unti-unti. Pero nandito pa rin yung iba kasi dito rin sila kumukuha ng mga pagkain tulad ng buko na kinakain nila. So yun yung kumbaga parang dito na sila namumuhay dito sa areang ito. So ayan, pababa na tayo at ito yung view. So ito ibang ano naman to, cave. Pasokin na naman natin mga klag. We'll see what's in there. There you are. You go. Okay, another cave. Oh, there's a bat. Hear it? But I think I don't get inside. At those who are my friends in Facebook, I get inside here. So dito naman tayo sa ibang cave at medyo kinabahan ako doon. Marami na namang paniki na, actually may mga lumalabas eh, pero yung iba nasa loob lang din. Marami sila dito at baka may mga ahas din dyan sa baba. So ito yung view mula dito sa malapit sa cave, sa bunganga ng cave at sa buong area na to. Ayan. So ang landscape ay napakaganda naman yung landscape nila. At very relaxing and very solemn po yung area. At sulong-sulo kung ikay pupunta rito. Wala kang kasama, mas okay din, mas relax ka. So ito na yung loob. Yan, yung caretaker pala naghanda ng inumin. Pero hindi naman ako iinom. Akala niya iinom ako. Anyway, maraming salamat dun sa caretaker na nandito pala siya sa loob. Akala ko walang tao, mayroon pala. Where's the full view right here? But giving you the 360 of this place. It's a new belt resort here. It's just that's nice. Ako uyuan tapos ako. Kana pero nay gamay nga buhangin. Bisa. Video lang ko kay ako paibog sa akong mga amigo. Nga nay nindot diri nga pwede suru yan. Ron nindot mo. So yan, kinakausap tayo ng caretaker at ayun, sabi ko nga mag-relax muna tayo rito at ako'y humahinga kasi napagod ako dun sa kasuot-suot ko sa dalawang cave o tatlong cave na pinunta natin. So ayan mga kalag, this is not about me, it's about the experience. And very relaxing ang areang ito. So as of the moment, private pa ang property ito kaya mag-enjoy lang muna tayo sa view at sa experience dito. Maraming salamat sa iyong panonood and follow for more.